Marami pong salamat sa inyong pagtayo. Sabi mo nga sa katabi mo, ang dito ka na naman. Kaya masaya ako. Amen. Totoo po, you know, you need to be very happy dahil nandito yung bawat isa. At ngayong pong araw na ito, you know, it's a very interesting time na nandito kayo because unang-una, you know, you can relate sa ating pag-uusapan. Kaya naman, you know, I'm so happy to see everybody that are here. Kahit anong nangyari, yun lang magkita-kita ulit tayo this Sunday, it means yung nangyari nung nakaraang linggo, whatever it is, hindi ka ginupo ng karamdaman, hindi ka nakaratay sa banig ng karamdaman, I mean, nandito kayo ngayon, so yung palang blessing ng malaki. Amen? At minsan mahalaga yun, makilala na talaga natin yung sarili natin kung sino tayo kay Kristo. Para we are not trying to prove anything. Very important na malaman natin who we really are in Christ. Sino ba tayo kay Kristo? You know, at pati yung pagbibigay natin, maganda sinabi ni Romel kanina, yung pagbibigay natin, actually hindi resulta yan ng motivations. Kasi up and down, coming and going ang motivation. Pag di ka na motivated, di mo na gagawin ng isang bagay. So I want your giving not to be done in motivations only. You know, magandang motivated ka, dun ka kukuha ng lakas, ng strength. But the most important thing, you are doing it out of who you are. Kumbaga, hindi mo na kailangan actually na maging maalat para maging asin. Pag sinabing ikaw ay ilaw, hindi mo kailangan muna na magliwanag ka muna bago ka maging ilaw. Sinabi ni Lord not to become a light and a salt, but sabi niya, you are the salt. You are the light. Parang ikaw na yon. You don't need to prove anything. You don't need to be perfect. You don't need to, you know, na may gawin muna bago maging ikaw. You know, yung ating doing will not proceeds into being. We are human being, not human doing. Ibig sabihin, yung being natin, yung pagiging ikaw mismo, hindi resulta ng ginagawa mo. Yung identity natin kay Christ, kay Kristo bilang anak ng Diyos, ay bunga ng ginawa ni Kristo, hindi bunga ng ginawa mo. So walang kinalaman yung ginawa natin sa pagiging Kristiyano natin. Hindi dahil naging mabuti ka, kaya ka naging Kristiyano. Napako at namatay at muling nabuhay si Kristo sa krus, kaya tayo ngayong Kristiyano. Amen? Amen? So resulta tayo ng ginawa ni Jesus Christ. Kaya yung pati pagbibigay, pagmamahal, pagwo-worship, pagdadasal, everything that we are doing, resulta ng ating being, ng ginawa ni Kristo sa buhay natin. Kahit anong right doing ang gawin mo, you will never be righteous. You know, but we are righteous because of His right doing. You know, yung magandang ginawa ni Kristo, kaya tayo righteous ngayon. Amen? Alam niyo, pag-uusapan natin ngayon, kasi madalas, kaya kayo nandito ngayon, may mga taong nagsakripisyo para sa inyo, gumawa ng mabuti para sa iyo. Siguro kung mga anak kayo, inalagaan kayo ng mga magulang nyo, pinag-aral kayo. Kung bakit kayo may trabaho ngayon, dahil may naniwala sa inyo, may tumanggap sa inyo. Ako personally, bakit ako ang pastor ninyo ngayon? Because many years ago, may isang pastor din na pinayagan ako, pinosisyon lang ako sa kung anong posisyon meron ako ngayon. Bukod sa Diyos ang tumawag sa akin, my pastor, si Pastor Philip, naniwala. And then yung kanyang pastor naman, si Pastor Paul Chase, naniwala din. So everybody's what? A product because someone gave. Someone spent, someone trusted you, someone believed you. May naniwala sa inyo, may nagbigay sa inyo, may nagpatawad sa inyo, may tumanggap sa inyo. Laging may ibang tao na may ginawa, that's why we are here today. Hindi po kayo putok sa buho. Yung sumulpot na lang bigla, may nag-alaga, may nangalinga, may nagsakripisyo, gumastos, nagtrabaho, nasaktan, nagpuyat. Para palitan ka ng diaper, natusok pa ng pardible yung ibang kamay. You know, dahil lampin ang gamit ng buti nga ngayon, disposable na. Dati lalaban mo yung mga lampin, no? Tapos buburdahan mo pa ng pangalan mo yun, ng anak mo. Pero ipapasa mo rin naman sa magiging apo mo. You know? So, may mga taong nagpuyat, nasaktan, nangalinga. That's why we are here. Baguhin natin ngayon yun. Hindi alisin kalimutan. Kundi this time, topic kasi natin, ako naman muna. Kung baga gusto natin, pwede bang dumating tayo sa punto na ikaw naman ang gagawa ng mga bagay na ginawa sa iyo nung una. Ikaw naman ngayon ang mag-volunteer. Ikaw naman ngayon ang magkukusa. Ikaw naman ngayon ang hindi yung puro kabig, tulak ka naman ngayon.
Hindi yung, baka maraming tao kasi gagawin isang bagay kung Korean. Ano yung Korean? Meron ba Korean? Yung nagagawin isang bagay kung may mapapala, may makukuha, may mahuhut-hot. Hanggat meron siyang kinikita, makukuha, mapapala, magbe-benefit siya, gagawin niya. Pero kung wala siyang makukuha, wala siyang mapapala, ba't niya gagawin? And so many people are like that. Kaya ngayon, as church kayo, I will put another mindset na magbubukas sa inyo na para bang hindi naman sila lagi, ako naman ngayon. Sabihin nyo nga, ako naman muna. Kumbaga yung sasabihin mo sa asawa mo bago yung this time pag-uwi mo, lagi na lang ikaw naglalaba, ako naman muna ngayon. Lagi ka na lang nagluluto, ako naman ngayon magpe-prepare. Ako naman ngayon maghuhugas. Ako naman ngayon ang magsasakripisyo. And then, i-relate ko ito sa isang story in the Bible na may isang lalaki na not even confirm kung Jewish siya or Philistine. Kasi sabi ng mga scholar ng Bible, baka Pilisteo ang taong ito na naging close lang sa Israel. Especially sa kay David dahil ina-absorb niya na yung mga nasasakop niya. You know, based on the mga theologians. But, hindi yun ang focus natin. Ang focus ko ito, dun sa konsepto ng ano, kasi sa lumang tipan, bago ko talakay itong taong ito, sa Old Testament, dahil maraming Diyos dati sa lumang tipan, maraming mga Diyos, maraming mga Panginoon na pinapaniwalaan ng tao. Kaya kailangan niyang i-identify yung sarili niya . Halimbawa, sabihin ng salita ng Panginoon in the Old Testament, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac. The God of Abraham, Jacob, and Isaac. Babanggitin niyo, why? Kasi may mga Diyos yung iba . May God si ganito, may God si ganyan, iba-ibang Diyos. Kaya kailangan niya ng ma-specific, ma-emphasize kaninong God yung tinutukoy mo. Kaya sabihin, God ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, yun yung God. Na hindi nga nila mapangalanan dati. You know? Hindi mapangalanan. Kahit ngayon, may mga Jewish, hindi na binabanggit yung name ni God ng ganun na lang. Pag nag-chat-chat nga sila, yung God, G, Guhet, at saka D. Hindi G o D, yung mga Jewish siya. G dash at saka D, ayaw nilang even i-type ng buo. Kasi nga naman, sa Hebrew, sa talagang pagkakasulat, YHWH. You know, hindi, walang vowel, walang A-A-O-O. So, hindi pwedeng gawin mong Yahweh, hindi pwedeng gawing Yowo, o kung ano man. You know? Walang vowel. Yod, he, vow, he. So, ayaw nilang banggitin. Ngayon, because God in His mercy, kailangan niyang bumaba into the level of humanity. Para makarelate tayo kung sino si God. And by doing that, kailangan niya i-represent yung sarili niya sa luma. Sabihin niyo nga po sa luma. Hindi sa bago, kasi sa bago, iba na. Ang perfect representations ngayon ng God, si Jesus. Kasi sabi niya kay Philip, pag nakita mo ko, nakita mo na ang Ama. Sabi niya in the book of John, sabi ni John, God or the Father and the Son are one. John 10:30. I and the Father are one. Isa lang, naging siya na yung perfect representation, Colossians chapter 2. No, He is the perfect representations of the invisible God. Si Jesus yun. Kaya lang dati, ipapakita siya bilang bato na naglabas ng tubig. You know, the rock. Papakita siya no, na oasis na nagbubugay ng tubig. Papakita siya bilang hangin. Papakita siya bilang pillars of cloud, pillars of fire. Papakita siya sa mga ganong klaseng yung punto para makita mo, ito ang God ko. Papakita niya yung sarili niya sa iba-ibang klaseng representation. Noon pa yon, kasi kilala na natin ang salita ng Diyos, ang Panginoon, through the Bible. Kaya hindi ka pwede mag-imbento. Kung protection ang pag-uusapan, dapat i-directa mo kay God. Kung provision ang pag-uusapan, i-direct mo kay God. Kung miracle ang pag-uusapan, i-direct mo kay God. Wala nang padrino ngayon. Yung dadaan ka pa sa kanya bago ka humingi ng tawad, diretso na. Dati may ganun . Lahat ng kasalanan ng bayan, dadaan pa kay Father. Sa Holy Priest, sa High Priest, wala nang ganun. 1 Timothy chapter 2, verse 5, there is one God and mediator between God and man, the man Christ Jesus. Wala nang ibang padrino, wala nang ibang mediator. Si Jesus Christ lang. Ngayon. Pero noon, maraming ganun. Napapadaanin ka. Papadaanin sa hayop, yung forgiveness mo. Papadaanin sa blood of bulls and goats. Why, okay lang kasi nga, una, walang Holy Spirit ang puso ng mga tao, walang salita ng Diyos na inspired na nasulat to describe who God is. Pabababawin niya ganun kabait ang Diyos. Pabababawin niya yung kanyang mensahe sa tipo na maiintindihan ng mga tao, makakarelate ang mga tao. Pero hindi na ngayon.
Pagka ang protection mo, kaya tayo ah, hindi tayo naniniwala sa mga anting-anting. Na parang di ka maaksidente, may nakakabit na bala sa'yo. Baka yung pamagsaksak sa'yo pag naupuan mo. Hindi tayo naniniwala ang provision nandun sa mga coins na sinimento mo sa hagdanan. Hindi tayo naniniwala na yung sapatos ng kabayo na napulot mo, pinako mo para akala mo swerte. Hindi na tayo naniniwala na nagdadala ng swerte yung pusa na kumakamot na ganun. At yung mga kung ano-ano, nakapagkabago tayo, maglalagay tayo ng mga bilog-bilog sa lamesa, magsusuot ng mga polka dot. Kaya ang pasok sa'yo, puro barya lang. Eh. Dapat puro papel-papel lang sinuot mo. Eh. Ngayon, noon, may mga representation. Pero ngayon, ang provision, protection, miracle, salvation, forgiveness, everything is focused now on God Himself and His own Son, Jesus Christ. Doon na nakatuon. Pero dati ganito. Paano niya nga ba explain yung sarili niya bilang presensya? And no one has seen God. And whoever see God will die. Mamamatay, Lot, makakakita. So paano niya express yung sarili niya bilang usok? You know, like a vapor smoke. You know, pero hindi yung, ngayon, huwag niyo sabihin ang Diyos ang usok kasi meron din tayo dito smoke machine eh. Hindi na yun ang usok ngayon. Pero before, marami siyang way to express himself para maramdaman niyo naman, nandun siya. Ngayon, God is not a holy feelings. He is a holy spirit. Hindi siya holy feelings na mararamdaman mo lang siya kapag nandiyos, naku, kinikilabutan ako, paano kung wala kang balahibo? You know, naku, ano, andyan ang Diyos, kinikilabutan ako, hindi siya kilabot. Nandyan ang Diyos, naiiyak ako, hindi siya luha. Ganon, sa Old Testament, laging, ano, pero iba na ngayon, hindi na holy feelings. Lalong hindi holy body, holy spirit. Ano yung holy spirit? In hearts, in mind, in everywhere. No? Ano yan? He can be anywhere, in any form, basta nasa heart natin, ang Panginoon. Pero para maranasan yung presensya, inutusan ng Panginoon si Moses. Sabi niya ganito, para nararamdaman niyo yung forgiveness, nararamdaman niyo yung peace, nararamdaman niyo yung presence ko, gawa ka Moses ng tinatawag na Ark of the Covenant. Arko ng pakikipagtipan. Kung baga tayong mag-asawa, limbawa kami ni Charlita, may arko kami ng pakikipagtipan. Sing-sing. You know, may arko kami ng pakikipagtipan. Covenant. Sabi ni Lord, gawa ka ng sing-sing. Hindi na masusot sa kamay. Picture, covenant, na I am covenanted with you. Ano yun? Ark. Ayan. Yung Ark of the Covenant na. Lalagyan mo ng kerubin na nakaharap, yung pinakatakip niya tinatakban niyan, tawag yan, mercy seat. Na kapag dati, binuksan, ang nasa loob kasi niyan, yung tapyas na bato ng 10 utos na pinagsulatan. Yung tungkod na namulaklak. At saka yung golden pot of manna, yung banga na nilagyan ng tinapay. Nandiyan sa loob ng Ark of the Covenant, na parang ataol yan. Na ang bubuhat lang yung mga Levites. Sobrang strict ni God, ha? Kasi, kung saan nandun yan, nandun yung presence, kaya yung mga tao, ganun na lang tingin dyan sa Ark of the Covenant na yan. Nung minsan, ang instruction dyan, ilagay sa balikat ng mga paring Levita, mga nasa lahi lang ni Levites. Hindi nila dun inilagay sa lahi, sa ano, ang ginawa, inilagay, you know, sa balikat ni Crocodile Dundee yan eh. Sa balikat ng mga Levita ay ang nilagay, hindi sa balikat ng mga Levites. Inilagay saan? Sa baka. Kaya nung madapilas yung baka, tutumbayan, may nagmalasakit si Uza. Ang ibig sabihin ng Uza, may revelations dito ha. Ang ibig sabihin ng Uza, strength. Yung Ark of the Covenant, presence. So yung strength ng man, hinawakan yung presence, kaya ayaw niyang man strength eh. Pagdating sa presence, gusto niya God strength. So nung hawakan ni Uza, nagmalasakit siya, nako, namatay si Uza. Kasi, pero problema ng leadership yun eh. Hindi mo kasi dapat sa balikat ng mga tao eh. Ganun yung picture nung Ark of the Covenant bilang powerful presence in the Bible. And then, look at this. Yung presence na yan, Ark of the Covenant, ang picture niyan, representations niyan, si Jesus Christ. Si Jesus. At si Jesus, siya na ngayon yung Ark of the Covenant. Sa kanya inilagay lahat yung, alam niyo ba yung nakalagay sa loob?
tapyas na bato, tungkod na namulaklak, golden pot of manna. Yung golden pot of manna, yun yung simbolo ng mga katakawan ng mga tao. Sinabi, huwag magtitira. Yung bulaklak naman na yung ano naman na bulaklak ng almendras, simbolo naman yung pinukpok ni ano. Yung ark, yung tapyas na bato na nasa loob ng ark, simbolo naman yun, nakasaraso. Inilagay sa loob ng Ark of the Covenant yung lahat ng mga kasalanan, murmur, rebellion, sin ng people. Si Jesus yung picture niyan. Kinuha niya lahat ng rebellious, sin, kakulitan ng mga tao, inilagay niya sa kanyang sarili. Ngayon, nung time na yon, wala pang temple, walang kingdom, walang bato, walang palasyo na kung saan ilalagay yan, wala pang king. Sabi ng Panginoon, gawa muna kayo ng tent. Lagay natin in the midst of the desert. So sa wilderness, naglagay sila ng tent, ng tabernakulo. Na kung saan sa loob ng tabernakulo na yan, nandun yung Ark of the Covenant sa loob. Okay? Pagka ngayon, aalis na sila, kailangan nila ng simbolo na ano, proof na nandun si God. Grabe, mayroong presence, either apoy or cloud. Pagkagabi, mayroong cloud sila, mayroong pillars of fire para hindi sila giniginaw. Pagka naman mainit sa disyerto, meron silang haligi ng mga ulap para naman may makulimlim. Ngayon, pagsasagot ang Panginoon, mayroong usok na pumupunta dyan sa loob ng tabernacle na yan. Kaya nararamdaman nilang nandito yung presence ni Lord. Kasi through the Ark of the Covenant, that's how God communicate with people. Ngayon, sabi ni Lord, ang nakaisip niya nung pagkalipas ng matagal na panahon, si David, iniingatan pa rin nila yung Ark of the Covenant. Nag-volunteer si David. Sabi ni David, ang bahay ko, ganda-ganda. Palasyo ko, ganda-ganda. Pero yung Ark of the Covenant, walang bahay, nasa kubol, nasa tent lang. I think, ang better to do it with it, gawan ko ng palasyo. Nung sinasabi niya sa puso niya, sabi ni Lord, ang ganda ng nasa heart mo. Yung pag-volunteer mo na yan to build a house for the Ark of the Covenant, pero masyadong bloody yung hands mo. Masyadong ang dami ng blood, marami ng war, marami ka ng pinatay. Hindi na pwedeng ikaw ang gagawa niyan. Magiging bloody yung pinanggalingan. Ang gagawa, yung anak mong si Solomon. Magre-raise ng fund, ikaw, pero si Solomon magpapatayo ng temple, dun nilagay ngayon yung Ark of the Covenant sa first temple ni Solomon. Pero bago mangyari nung wala pang temple, si David hindi pa nasisimulan. Ang daming takot kung saan ipupwesto yung Ark of the Covenant. Baka mamaya kasi one time nilagay yan sa isang city, binuksan yung takip. Nung buksan yung takip, yung mga tao doon sa buong barangay na tsugi. Kasi nga, yung ibabaw niya, ang tawag mercy seat. So when you take off or open it, parang binaligtad mo yung mercy. Nang ibabaw yung judgment. Kaya ang simbolo ng mercy, mercy triumph over judgment. Yung nasa loob kasi niyan, mga things how the Israelites been judged. Kasi sabi ni Lord, imbis na paghusga, takban ko ng mercy seat. Kaya nga nangingibabaw nung time na yon ang habag at biyaya ng Panginoon kaysa sa paghuhukom. Noon yon mas matindi ngayon, nangingibabaw ngayon ang grace ni Lord sa judgment dapat na tao. Dati ang binubuhos na pantakad doon, blood ng hayop. Para wag makita. Pero ngayon, ang binuhos na pantakip, blood ni Jesus. Eh, kaya lang, natatakot yung mga tao. Kasi lahat ng tumingin doon, mamamatay eh. Kanino mo ilalagay yon? Naisip ngayon ni David. Ilagay natin itong Ark of the Covenant sa bahay. Sino volunteer? Kanino sino magbo-volunteer? Kasi may mga anak ka dyan, may mga maliliit na makukulit. Baka mamaya, laruin yan. Lagay mo sa bahay nila Ruth yan, bubuksan ni Red yan, sigurado. Ano to daddy? Ah, bubuksan yan. Tayo pa naman mga tao, pag sinabi mong wag, napansin nyo yun? Pag sinabi mong wag bubuksan, bubuksan yan. Maglagay ka sa bakery, don't lean on the glass, lahat ng tao. Pag bilang ang pahandi sa 50, may nakalagay ha, pintura, bagong pintura nakalagay, wet paint, hahawakan yan. Ay, basa. Pag sinabi mong don't touch, they'll touch. Don't open, confidential, interesado ano kaya yung nasa loob. So kung saan ilalagay ang Ark of the Covenant, people are afraid.
Kanino saan? Ito na ngayon, inilagay ngayon sa bahay ni Obed-Edom. Nung nilagay sa bahay, in the house of Obed-Edom, ang iniisip ng iba, kaya ako nag-jump sa conclusion, Philistine to. Kahit mamatay, okay lang. Kalaban naman eh. Pero iniisip ng iba, pag nilagay sa bahay ni Obed-Edom, magkakandaloko-loko ang pamilya. Magkakagulo, may mamamatay, mamalasin. Alam niyo kung ano nangyari? Nung nilagay sa bahay ni Obed-Edom, 3 buwan, walang nagkasakit. Nag-prosper si Obed-Edom. Sumagana yung pamilya. Naging masaya, nagkaanak, at kung ano-ano pang mga magagandang bagay nung nilagay yung, palitan na natin yung termino, hindi na Ark of the Covenant, tawagin natin presence. At yung presence, tawagin natin Jesus. Nung nilagay si Jesus, yung presence ni God sa bahay niya, gumanda yung pamilya. Umayos yung buhay. Parang sinasabi sa, you want your family to be blessed? Simple, put His presence, put Jesus, hindi religion, hindi tradition. Put Jesus as a person into your house. Maging sentro siya ng mga bahay natin. And then from there, yun na, nanagana. Nagkaroon si David, kapag hindi natin babasahin ng buo, babanggitin ko na rin mga verse. 1 Chronicles 13, verse 12 to 14, 3 buwan yung Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom. 1 Chronicles chapter 14, yung success ni David was attributed dahil kay Ark of the Covenant. 1 Chronicles chapter 15, verse 17 to 18, eto naman mangyayari. Nung si David na, bubuoy na yung arko ng tabernakulo, nagsabi niya, kailangan natin ng ano, ng musicians, tutugtog ng harp. Alam mo, pag binasa niyo yung verse, makikita niyo yung name ni Obed-Edom nandun. Ngayon, nagpahanap uli naman ng volunteer. Sino ang pwede sa inyo na magiging usher o doorkeeper? Alam niyo kung ano mababasa niyo sa 15, verse 19 to 21, name ni Obed-Edom. Nag-required naman, sinong gusto mag-volunteer pero this time, hindi lang every Sunday o Saturday, every day, Monday to Sunday. Sino ang pwede sa inyo araw-araw? Pag binasa niyo yung 16, verse 37 to 38, ang makikita nyo, name ni Obed-Edom. Kasama si Obed-Edom. Parang ganito. Sino gustong maging worship team? Ako po, sabi ni Obed-Edom. Sino gustong maging ushers? Ako din. Sino gustong maging taga-cook? Pwede ako dyan. Dancer? Ako. Victorious? Ako. Parang lahat na lang. Pati sa media siya. Si Obed-Edom, talagang gusto niya mag-volunteer in every part. Hindi lang once a week. Every day. Anong nangyari kay Obed-Edom? Walang ibang dahilan eh. One day sa buhay niya, naka-experience siya na kahit ilang buwan lang inilagay sa buhay niya yung presensya ni Jesus, nagbago yung buhay niya. Amen. Yung pagiging nuknukan ng kuripot at damot, naging napaka-generous at galante. Itong si Obed-Edom. Ang nangyari kay Obed-Edom, alam niyo ko ano? Nagsimulang mabuhay sa buhay niya, yung tinatawag na volunteerism. Yung pag-volunteer is one of the most rewarding things you can do. Sobrang ang gaang sa pakiramdam. Grabe. Ang sarap sa pakiramdam. Yung pag nag-volunteer yung tao. Why? Alam nyo, may benefits ang volunteering. May benefits. Yung mga nagbo-volunteer, ito yung mga tao that will help to gain their confidence. May kilala ako na talaga namang sobrang mahiyain, napaka-introvert. Pero because nag-volunteer, alisin yung sa isip nyo, ang volunteer, church lang ang setup, ha? Hindi lang ito church setup. Mamaya pati sa company, sa bahay, basta yung pagkukusang loob mo. Nasa school ka, nag-volunteer ka. Nasa bahay ka, nagbo-volunteer ka. Lalo pag nasa church, nagbo-volunteer ka. Tingnan nyo yung, ano, ha? Yung feelings. Ang benefits unang-una, yung confidence mo mag-gain talaga. Lalakas ang loob mo, sasaya ka, tsaka kahit na, sobrang introvert mo, magbabago yung isip mo. Why? Because it gives you a chance to try something new and discover your potential. Bibigyan ka ng chance na ma-discover mo, kaya ko palang mag-speak? Kaya ko palang ano, magluto? Hala, dati kala ko yung sibuyas, di ko mahiwa-hiwa eh. Daliri nahihiwa sa akin eh. Kaya mo pala, suddenly, na-discover mo yung mga things, mga potential mo.
it builds a real sense of achievement. Pag nagbo-volunteer ka, makakaramdam ka ng achievement. Na parang di ka binayaran ng pera, pero yung pasalamat, honor, recognition ng people sa'yo, hindi pa ng God, ha, ng people lang, naaapektuhan ka na, para ang saya-saya mo na just receiving those recognitions. It improves your self-esteem and enrich you interact with different types of people. Pag nagbo-volunteer ka, ang daming tao ang makakasalamuha mo. Makikita mo, ma-enjoy mo iba-ibang klase ng mga tao. Iba-iba. Na kaya yung friends mo, circle mo, lalaki talaga. Lalaki. Lalo pagka ang hilig mo mag-volunteer, dadami tropa, dadami friends, dadami connection, dadami rin kaaway. Pero okay lang yan. Dapat mas maraming friends kesa kaaway. Kasi normal yun eh. You know, kahit gawin mo yung tama, may aawayin pa rin sa'yo eh. It allows you to see your purpose. Allows you to see your purpose. Mahalaga yung purpose, ha? Wala po ditong taong pinanganak ng walang purpose. Lahat tayo dito may purpose. Sabi ni Mark Twain, two things very important in life. The day you live and the day you find out why. Malaman natin bakit yung pinanganak ka, mahalaga yon. Pero ang mas mahalaga yung nalaman mo bakit ka pinanganak. That's one of the best thing in life. Ang pinakamasaklap, alam nyo ka ano? Alam nyo yung pinakamatinding trahedya sa buhay? Hindi yung mamatay o masunugan. O matabunan ng building o ng lupa. Ang pinakamatinding trahedya, hindi yung namatay ka, kundi nabuhay ka tapos walang dahilan. After you live 80, 90, and then walang purpose yung life mo. Have you imagined? Sabi na isang motivational speaker, si Mr. Brown, imagine yourself, nakahiga ka daw sa isang higaan, tapos dying ka na, naghihingalo ka. Tapos nakapalibot, nakatayo sa iyo yung mga tao na nagre-represents ng pangarap mo, ng pag-asa mo, ng kalusugan mo, ng arkitekto, ng mga musika, ng mga bagay na hindi mo na ilabas, sinisisi ka ngayon. Bakit hindi mo kami nilabas? Ngayon, mamamatay ka na. Saan na kami pupunta? Kasama mo. Kaya ang pinakamayamang lugar sa buong mundo, sementeryo. Bakit po? Ang daming tao hindi nilabas yung mga bagay na dapat nilabas nila. Galing mo palang magsalita, kumanta, sumayaw, may architecture ka pala, may invention sciences, may music, may loving, may care. Hindi mo nilabas. Kaya yung sementeryo, ang yaman nun eh. Kaya kung mamamatay kayo ngayon, wag muna ngayon ha. Pero kung mamamatay kayo, dapat empty. Sabi mo sa katabi mo, die empty. Dati akala ko ang magpapasaya sa atin, punuin natin yung sarili natin. Yung pala talagang magpapasaya sa atin, i-boost mo yung sarili mong parang tubig na halos parang isang patak na lang. Uubusin mo talaga. Kaya ako, I decided kahit 80 anyos na ako, makikita nyo, nag-volunteer ako. Kaya nga pinapasukan ko lahat eh. Noong nakaraan, din ako nakapunta, induction ko sa Rotary Club, Lions Club, Treskillion Club, Eagles Club din ako, Mason Club, nayata ng club. Huwag lang sa club sa kabaret, ha? Hindi ko pupunta niyo, pero lahat ng fraternity, brotherhood, club, I'm part of it. Why? I love to volunteer. Nung unang mag-ano ko sa church, magkano sweldo namin ni Pastor Edwin? Ang love gift namin kada linggo, 50 pesos. Tatanda mo yun, Duen? Ayaw pa namin bigay, tanggapin eh. Nung magtrabaho ko bilang teacher, estudyante ko si Ruth eh. Stephanie Ruth. Ang sweldo namin ng 1.5. Kada buwan. Volunteers. Nung maging pastor na ako ng church, volunteers. Masaya yung buhay ko ngayon. Because I volunteer. Iniisip ko yung ibang tao. Iniisip ko yung pangailangan ng ibang tao. Because when you volunteer, when you take care of His church and His people, the Lord will take care of your family and your own life. Ang dami kong nakita ng mga nag-volunteer, hindi naging madamot sa buhay. Inalagaan si Rex at saka si Tine. Asan si Rex at saka si Tine? Ayun, nawala na. Nag-volunteer na yata umuwi. Hindi, kumakanta ka niya. Ayun pala si Rex. No, si Rex at saka si Tine. Ano yan eh? Guardia yan eh. Si Rex, security guard in profession. May lisensya. Sabi niya, kuya, gusto ko na po talaga mag-full-time sa church, mag-volunteer. Alam mo, sa mga magulang, pinakamagandang makuha. Alam mo, yung anak mo, pe-pressure mo para makakuha ng magagandang grades eh. Silang dalawa, sabi niya, wala, we just volunteer ourselves. Kakantay asawa niya, magsaserve yung sirex dito sa church. Alam mo, nung nakaraan, pinakita sa akin, tuwan-tuwa sila mag-asawa kasi yung anak nila ang tataas ng grade. Pero hindi kailangan mataas ang grade ng mga anak, ha? Baka mamaya mag-record, nag-volunteer ako, dapat mataas grade mo.
Hindi ganun. Hindi ganun. Basta mataas ka sa edukasyon at pangkabuhayan, ayos na yun. No? Basta mahalaga ka. Minsan, huwag niyong pressure yung mga anak ninyo sa grade. Huwag niyong mga ano, dapat mataas grade mo. Ginagawa sila mga monster. Halimbawa, hindi siya top 1, tapon lagi. Okay lang. Hindi yung mga grades sa kart ang magre-represent ng success ng buhay. Pero mag-aaral mabuti. Pero huwag pressure, pingutin yung anak, paluin ng mga stick, pakainin ng sile pag bumagsak. Nabayaan niyo lang po sila. Pero ikaw, mag-focus ka sa volunteering, God will take care of your children. Aalagaan ng Panginoon yung mga anak nyo. Tataas daw ng grade. Inisip, ano ba ginawa natin? Wala, they just love to serve. I've seen people na kung paano nabe-bless. Yung dati, hindi talaga nila i-give up ang Sunday. Pero people, they started to give up on Sunday, wala na nagkakasakit sa pamilya. Pero yung dati, sobrang grabing, walang maiwan, hindi mag-volunteer, daming problema sunod-sunod. Why? Because volunteering can help you make a difference. Yung pag nag-volunteer ka, meron kang ginagawang pagbabago from different lives of the people. May nababago. It brings valuable positive effects on people, communities, and society in general. Sa community, sa family, sa iba-ibang aspeto, sobra nagiging masaya. Pag dadating ka, maraming natutuwa kasi mag-volunteer ka. Kanina nga, may lalaki dito, hindi ko lang napansin, natawag kanina, si Manalo, tsaka si Lucerio. Ah, Lucrecio, tsaka si Marlon pala. Marlon, tsaka si Lucrecio. Magugulat ka, tsaka si Jimmy, minsan yung mga halaman sa labas, dinidiligan niya, nang hindi naman siya inutusan. Yung mga bangko, pagdating yan, inaayos niya. May kaibigan akong pastor sa Davao, sa Mati, si Pastor Dodo, Pastor Delphine Miones, counselor yon, milyonaryo, may construction firm. Siya ang contact ng mga pagpapasimento sa mga kalsada. Yung asawa niya, si Ma'am Faustina, principal sa school. Nagtataka siya tuwing Sunday, 5 a.m., mawawala na. Yung pala pupunta ng church, si principal. Alam niyo kung anong gagawin, tapos babalik na uli ng alas 7 para magbihis na lang. Ang ginagawa pala ng alas 5 na madaling araw, nililinis ni principal yung banyo ng CR ng church. Yung banyo ng church, nililinis niyang mag-isa nang walang nakakaalam in the middle of the night or of that madaling araw, madilim pa, nililinis yung banyo ng church. Kaya pag umuwi, sayang masaya. Principal yun, ha? May position yun. Ngayon nakita ko, kaya pala yung anak nila, doktora, kaya pala ang healthy, ang saya, sobrang successful because these people, ano, they think of other people. They think of the church, they think of how to serve people. Yung sa banyo natin, kung di kayo makakapaglinis, huwag na lang magdumi. Di ka na nga mag-volunteer maglinis, yung mga putik pa, hindi pa inaayos. I mean, there's a lot of ways to volunteer. Minsan di mo maibigay yung oras mo, volunteer to give. Sa atin ang motivation natin dito sa church, we're not giving to be blessed. Dahil alam ko, blessed na kayo, kaya kayo nag-give. Ang way natin why we give, actually, hindi para ma-bless ang way natin because we can say, I volunteer myself to give financially. This is my family. Pamilya ko to eh. Di ba yung nanay at tatay, or ano nga yun eh, kapatid, ate, kuya, pagbahagi ka ng pamilya ng New Life, it's your responsibility to give. Hindi kailangan ng gandang pera. Pero yung mga tao, kailangan eh. Kaya lang yung pastor nyo, malakas ang loob na sabihin ito, wala akong issue sa pera eh. Transparent tayo sa pera. Recorded lahat ng papasok at lalabas. May mga ibang church kasi hindi mo matanong-tanong yung finances eh. Yung pastor nyo, malakas ang loob na sabihin, wala eh. Recorded lahat eh. And we are not doing it to be blessed. We are doing it, why? For me, it's my responsibility. I have the ability to respond, kaya responsibility ko yun pag pinagsama ko. What? To my family. That's why we give. Amen. Amen. And pati pag-volunteer, sa pagbibigay, ang ganda nun. Ang ganda nun. Pag uwi nyo sa bahay, sabi mo sa asawa mo, sweetheart, upo ka lang muna dyan. This time, ako naman ang magluluto. Ako naman ang maglalaba. Habang namamalansya ka, nag-iigib ka, nag-aayos ka, tsaka hindi. Ako naman ang mamamalansya. Habang nagre-rest ka. Misa sa inyo, alam nyo, laging kayo ang iniintay na may gawin para sa inyo. This time sabi, I volunteer. Ako naman ang mag-i-initiate. I'll say hi, I'll forgive, I'll say, it's okay, I'm so sorry. Ikaw naman. That's the spirit of volunteerism. Why?
It brings challenge to yourself to make a difference and achieve personal goal. Halimbawa, yung sarili niyong mga goal, sa totoo lang, may mga goal tayo. Gusto ko maging ganito, gusto ko mapuntahan yan, maging, ang dami nating goal, baguhin mo. Ang goal mo ngayon, how can I help people? How can I make them happy? Alam mo yung mga personal goal nyo, ibibigay ni Lord. Ibibigay ni Lord. I travel the world. Hindi ko yung naging goal. Ang goal ko lang, to preach Jesus Christ. O dinadala niya ako sa iba-ibang part ng mundo. Ang goal ko lang, actually, is to tell to Tondo, the whole people, about Jesus Christ. Ang ginagawa ni Lord, pinapayaman ako ng Panginoon para patunayan sa buong mundo na ano, hindi ko mo taga-Tondo mahirap sa daga. Pwedeng payamanin ng Panginoon hang hindi nag, kahit di ka nag-a-abroad, di ka nagninegosyo, pwede kang payamanin ng Panginoon kahit nasa ilalim ka ng tulay na katira. Kaya lang, isipin mo, ibang tao. How can I help people? How can I serve them? How can I volunteer in a simple aspect ng buhay? Minsan lang magbo-volunteer ka na ikaw bababa, ikaw pa uupuin mo siya, hindi mo magawa eh. Diba, minsan nakaupo, ang dami na yung mga senior, talaga namang tinititiga ka na ng mahalaglag na yung mata niya. Ano ba, tumayo ka na oy. Ikaw naman biglang aantukin. Magtutulog-tulugan, ayaw mo siyang paupuin. Mag-volunteer ka na, tumayo, and give them space. Yung iba, alam nyo, tanong lagi, ano mapapala ko dyan? Magkano ba? Kaya mostly, kaya maraming church ang hindi nagtatagal, kasi everybody, pag di mo na nabayaran, wala na. Wala na. Meron po tayong 200 na volunteers dito sa church. Lahat ba yung bayad na ko? Hindi, oh. Yung iba nga, magdadrive. Iba magserve, magluluto, mag-ano. Hindi, ako na lang mag-ano. Itutong taong ito. Dapat yan, binibigyan natin ng love gift kahit papano. Ako na lang nagaganon eh. Pero sila mismo, hindi naman nila hiningi yun eh. And that's how they came. That's how they, the Lord prospered them. Huwag nyo intindihin, laging ikaw. Kung meron laging ikaw, me, myself, and I, ako naman muna ngayon ang magsaserve. O sabi mo sa katabi mo, ako naman muna. Lagi na lang ikaw eh. Lagi na lang siyang nagsaserve. Lagi ibang tao na lang nagaano, ikaw naman. Why? Tingin kayo kay PH. Volunteering reduces stress. Alam niyo ba't maraming na-stress, na-depress? Why? Because pag nag-volunteer ka, it helps improve your social and mental health. Yung pakikisalamuha mo, hindi ka nang rattle ka doon, pati mental health mo mai-improve pag nagbo-volunteer tayo. Bakit, Pastor? Kasi stress are a result of a busy life from a constant flow of tension. Alam niyo yung mga stress and depressions, or especially stress and anxiety, cause siya ng mga same flow ng tension, yun at yun din. Kaya napapagod. Pag napagod na, ayaw na. Pero pag nag-volunteer ka, biglang nagbabago lahat. Dati gagawin mo para sumweldo, gagawin mo para kumita, ngayon gagawin mo para magmahal, gagawin mo para mabless sila. Kaya yung ang gaang sa feelings eh. Yung mga chemical brains mo, nag-i-inline eh. Wala lang akong time para i-discuss yung cells, how they go into a duct kapag ka tumutulong ka. May medical explanations din. Na when you help, when you volunteer, nagiging healthy tayo. Pero ano yung ba, maagang tumatanda? Mga selfish, mga madamot, hindi, yung makuhanan mo lang yan, ha? Yung mga maagang tumanda, yung maunahan mo lang sa pwesto. Ako nakapwesto dyan, kala mo may pangalan na yung bangko niya. Yun lang maunahan mo siya ganito, ma-overtaken mo lang, laging galit, laging inis. Why? These are the people who's not volunteering. Pero yung mahaba pasensya, ay kasi yung palaging nagbibigay eh. Pero laging may nakakaaway, mga ayaw mag-volunteer. Laging pengi noon, hindi pangi noon. Laging kung ano yung makukuha. It also helps our mind to stay active and productive. Yung volunteering daw, allows your body and mind to rest and regenerates. It also helps our mind to stay active and productive pag nagbo-volunteer tayo. Pastor, saan ba pwede mag-volunteer? Hindi lang sa church. Ang dami sa labas, sa community. Ikaw naman magwalis ng tapat ng bahay nyo. Ikaw naman yung mag-offer na I can do, I can be a part of it, simple things.
Alam niyo, may basic elements ang volunteerism. Una, para malaman ano yung pinaka-basic elements niya para mag-volunteer, selflessness. Selflessness. Huwag mong isipin yung sarili mo. Selflessness. Why? Our desire as we volunteer is to make life better for others. Gusto natin gawing magaang yung buhay ng iba. Hindi maging magaang yung buhay mo. Make other people better. Yun yung essence, selflessness. Nako, yung mga selfless, konti na lang yan, endangered species yan. Karamihang mamimit mo, selfish. Mag-uunahan sa pila. Uubusan ka ng pagkain, hindi magtitira. Karamihang maaanohan mo, reklamador. Why? Bakit nawalan siya? Kaya pag may na-meet po kayo mga tao na mapagbigay, mga volunteer, treasure those people. Our main goal in volunteering is to put a smile on God's face. Maging committed tayo doon. Hindi sa kung anong makukuha natin. Pangalawang elements, kanina selflessness. Pangalawa, sacrifices. Konti na lang yan, yung sacrifice. Konti na lang nakakaalam ng meaning yan. Yung magsasakripisyo ng pamilya para kay Lord. Ng pera para kay Lord. Ng oras para kay Lord. Minsan ng love life para kay Lord. Minsan ng pangarap para kay Lord. Konti na lang mga nagsasacrifice ng ganyan. Kaya when you meet people who are willing to sacrifice, don't let them go. Grabe yan, pang mga taong marunong magsakripisyo. Tandaan nyo, lahat ng life natin dito, practice lang. And then we will live an eternal life after this. Meron talagang buhay tayong gagawin. So it's very important. Yung sacrifice, why? Alam nyo, yung selflessness leads to sacrifice. Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you. O tingin kayo ngayon sa akin, to love means to serve. And to serve means to sacrifice. Kung mahal mo siya, dapat nagsaserve ka. Kasi kung nagsaserve ka, nagsasacrifice ka. Pero pag sinasabi mo, I love you, pero ikaw lang lagi pinaglilingkuran, hindi mo siya love. Why? Because service or sacrifice means to give up something valuable in order to attain the desired objective. So be willing to sacrifice your time, your energy, resources. Be willing to step out of your comfort zone. Pastor, mahihiyain ako. Pastor, hindi ko kaya. Pastor, mahirap. Pastor, masakit, mabigat. Kaya walang nangyayari. Si Peter, nilabas yung paa sa bangka, kaya nakalakad sa tubig. Pero ang requirements, labas mo muna yung paa mo, tungtong ka muna sa prinsipyo mo, and then pag nakatayo ka na, makakalakad ka sa imposible. Kaya minsan, we are afraid to volunteer first to get out. Labas muna tayo and then you will realize selflessness, service, sacrifice, service. Tanungin niyo sarili niyo, what can I do in my own small way to contribute to the healing of my nation, to the healing of my community, to make a better place? Sabi ni Michael Jackson, to make a better place, be a better you. Gusto natin ng better place, be a better self. Tayo muna maging better sa sarili natin. Don't think what other people can do to you. Think what you can do to them. Tanungin nyo si Lord, grabe laging yung tanong, what can I do for you? Ano gusto mong gawin ko sa'yo? Volunteer. Pang-apat, support. Support. People need support. Kailangan ka niya. Hindi lang financial support. Kailangan, yun nandun ka lang eh. Yun nandun ka lang. Pag wala, pag kailangan ng ka-text, ng ka-chat, nandyan ka lang. Kahit wala kayong relasyon, basta nandyan ka lang. Kahit di kayo magkamag-anak, wala kang sweldo, basta nandyan ka lang, just be there. Support. Why? Volunteers are called to support group. And part of the support, through finances, prayers, counseling, being there, soul and body, and as a person. I mean, yung nandun ka lang, you can be a volunteer. The dream of a brighter future can only be realized when volunteers become an agent of change. Ito yung mga taong unselfishly. Ito yung mga taong handang magmahal, handang sumuporta, handang mag-serve, handang mag-sacrifice. Bibilisan ko na po. 7 characteristics of a great volunteer. Fearless approach, walang takot. Infinite patience. They think creatively. They are eager to take the initiative. May babasahin akong verse, ang ganda, hindi ko pwedeng palampasin. Ecclesiastes chapter 11 verse 4, sabi niyan, if you wait for perfect condition, you will never get anything done. Alam mo, iniintay natin palagi,
perfect condition. Magbo-volunteer ako, pastor, pagka healthy na ako. Magbo-volunteer ako, pastor, pag may oras na ako. Magbo-volunteer ako, pastor, pag medyo malaki na, malalaki na yung mga bata. Baka mamaya may apo ka na, ay may apo na ako, pastor, eh. Pagka lumaki na yung apo ko, patay na ako, pastor, eh. Sa langit na ako magbo-volunteer. Magbo-volunteer ako pag may pera na ako. Nagka-pera, busy ako, pastor, marami akong pinagkakagastusan. Nawala pag nagka-pera ako, pastor. Sayang, no? Masyado pa akong bata, pastor. Pag tumanda, matanda na ako, pastor. Di mo rasan mo ilulugar? If you wait for perfect condition, you will never get anything done. Don't wait for it. Kung inisip ko, siguro pagka medyo settled na yung anak ko, at saka ako magpapastor. Siguro pagka ready na ng mga bata, nako, buti na lang kahit buntis pa si Charlita, I decided to volunteer in church. Buti na lang kahit nung wala pa kaming trabahong maganda, matino, konti lang sinasweldo, I volunteer to church. Buti lang I decided kahit walang sweldong malaki, I volunteer to church. Why? Stay humble while doing your work. Driven by passion, work with team. Alam nyo kung merong isang tao na pwede nating tignan, one of the greatest volunteer of all time was our Daddy God. Sabi ng Panginoon, this time I'll volunteer my own son. Bibigay ko yung kaisa-isa kong anak to save humanity. And God volunteered his own son. And then yung anak naman, pag tinanong mo, sabi ni Lord, Lord, O Father God, I lay down my life to my sheep. Hindi ito kukunin sa akin. Hindi ito pwersadong kukunin sa akin. Ibo-volunteer ko yung sarili ko on the cross. I will volunteer myself on the cross. Maybe for some of you, ang kailangan nyong i-volunteer, sa totoo lang, hindi pera, hindi oras. Baka for some of you, ang kailangan mo i-volunteer your submission. Bisa lagi ka na lang nasusunod. So baka ang i-volunteer mo yung sarili mo naman in submission to your husband. Lagi mong sinisigawan yung husband mo. Lagi mo siyang, tanga-tanga mo kasi. You know, you volunteer yourself in submission. Maybe for some of you, what you need to volunteer, your forgiveness. You do the initiative. Kahit hindi sila nagsasorry, nag-apologize, ikaw na yung mag-first step. You volunteer yourself para sabihin, I forgive them. Kahit gano'ng kasakit. Yun ang ginawa ni Lord. He volunteered his own life to us. Yung life niya yung eternity, ginawa niyang maigsi, 33 years. Volunteering para lang mabuhay tayo for eternity. He died so young, voluntarily, so that we can die so old. He cried out to the Father, my God, why are you forsaking me? Voluntarily niya yun na ginawa. Yung crucifixion, excruciating pain. Para ngayong araw pong ito, we can have long life. The Lord will satisfy us. Amen? Tapos na po ang mga madamot na tao. Tapos na po ang mga makasariling tao. Konting kibot, nakahingi. Konting kibot, nagagalit dahil nawalan. This time, you don't need to push me, force me. You don't need to take it away from me. I will give it to you. I will give it to you. Kahit po itong aking pagpapastor, hindi kailangan kuhanin sa akin to. Yung iba, nagkaka-stripe ang church. Why? Because ayaw, hindi magtatayo ng sarili. Sa akin, you don't need to do that. I'll give it to you freely. Sa'yo na. Ikaw magbayad lahat ng mga gastusin ng new life. I'll give it to you freely. Voluntarily. Position is nothing. We give it voluntarily to people. Amen? Alam niyo sa relationship, how it will work? Why don't you always volunteer? Okay lang. You don't need to. Let me do it. Ako nang gagawa. Pag ganun mangyayari, sabihin sa iyo ng kapartner mo, nakakaya ako naman ngayon. Minsan gusto nating mag-respond sila in the way we do, pero we are not doing the right way. Kayo naman muna. Sabihin nyo nga, ako naman muna. Kayo naman muna mag-volunteer. Sa church, lagi ka nalang tayo upo. Volunteer ka naman. Anong gagawin lang? Ang dami. Mag-smile ka, tutugtog ka, magluluto ka. Kailangan ngayon natin actually sa cook. Mag-add tayo ng tao sa cook. Mag-volunteer, iba sa inyo. Baka iba sa inyo, magaling lang kumain. Magluto ka naman. Puro kakain. Magluto ka naman.
Pero kung puro ama, sobrang alat at sobrang tabang nung niluluto mo, huwag ka na doon mag-volunteer, ha? Baka sa dance. So hanapin mo rin kung saan ka tamang maging volunteer. Nung nasa Germany po ako, you know, mayroong isang song that the Lord dropped into my heart. Title niya, Make Room. Make Room. Parang sinasabi mo, Lord, wala ka na yatang lugar sa buhay ko. Sa oras ko, sa love life ko, sa work ko, sa company, sa sarili ko, sa health ko. This time, I want to make room for you. I want to make room. Kakantahin natin ito as we lay down our life, surrendering to Him. And then pag kinanta natin, I want you to really lay it down. Every burden, lahat ng kabigatan sa heart nyo, sa isip nyo, and whatever crown, tagumpay, success na meron tayo, i-lay down natin. This is our surrender. Amen? Sige, tayo tayong lahat. Pati mga religion, tradition, you know, we will lay it down kay Jesus. Sing this with me from your hearts right now. Here is where I lay every burden. Every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every burden, every crown. This is my surrender. Come on, church. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. Every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you. I will make room, Lord Jesus. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want.
Father God, right now, open our eyes, open our heart. Saan kami pwedeng mag-volunteer? Saan kami pwedeng magbigay una, Panginoon? Maybe in our family, what can we volunteer to our family? Baka sa mga anak na nandito ngayon, this time, you can tell it to yourself. Inalagaan ako ng nanay at tatay ko. My mom and dad, take care of me. This time, ako naman ang mag-aalaga sa kanila. This time, ako naman ang babawi. This time, ako naman ang magmamahal, magsuserve, magbavolunteer. Lagi na lang akong ginigising, pinipilit gisingin. This time, ako naman ang gigising ng maaga para sa kanila. I'll prepare the breakfast. I'll prepare the simple things. I pray the Lord open your eyes. Maybe for some of you, you need to volunteer sa neighbor. Or some of you need to volunteer in the church. In church, you've been living your life sa'yo lang, umiikot lang sa'yo. Maybe for you, your volunteerism will be in giving. Lord, I volunteer. I will be the financial support. I will be in giving financially. Oh Lord, I want to be part of the volunteering in shaking, in praying. Gusto ko mag-pray. I want to be part of the victorious. I want to be part ng cook. I want to be part ng ushers, ng worship, ng dance. Oh Lord, maybe this time I volunteer myself to you. Change me, transform me. Masyado na akong ma-pride. Masyado na akong hectic. Masyado nang toxic ang life. I pray, Lord. I volunteer myself. I lay it down to you. I surrender it to you, Jesus. Break down lahat ng wall. Shake it up from the ground, from the foundation. Lahat ng tradition, religion na nasa isip at puso ko. This time, I want my life not to be centered at myself or on myself, but I want to be, Lord, revolving around sa iyo, Jesus. Panginoon, sa oras na ito, sa lahat naman ng mga nagbo-volunteer, first, I want to thank sa lahat na nagbo-volunteer sa church. We have almost 200 people volunteering. I just want to honor you. Just want to bless you. Thank you. Lord, sa mga nagbo-volunteer at sa mga hindi pa, I pray, Lord, that you open their hearts. This is the way to be happy in life. By giving their life, giving their time, giving their dreams, their hopes in other people, in you especially, para maging mas masaya sa buhay. Father, thank you sa pagbo-volunteer mo ng iyong anak. Thank you, Jesus. We worship you, we honor you for volunteering your life for us to a point that you die on the cross ng sobrang hirap para sa amin. And you still decided to volunteer kahit alam mo na yung sasapitin mo. That's why we worship you, we honor you. Father God, thank you for all the volunteers. Thank you, Lord, for all the one who will volunteers in the family, who will volunteers in the community, volunteers sa work, sa school. Thank you, Lord, for a person, Lord, has the spirit of volunteerism. Bless them. Increase their finances, their spirit, their soul, and in their body. So, Father, we love you, we honor you, we give you all the praise. In Jesus' name, everybody shout and say, amen. All right, na-bless po ba kayong lahat? Amen. So, mag-invite pa po tayo sa susunod na linggo at syempre, makita ko na po tayo next Sunday. And God bless you, everyone.